Yun, alright mga penyo. So, nandito tayo. So, andito tayo sa pinakang view. And, ito yung outro natin. And, ang episode natin ngayon, kung ano yung pros and cons, like and dislikes. May nahihanda tayong mga like and dislikes. Sa pros muna tayo or like, nagustuhan ko sa motor na to. Yung design and looks. Sino ming di ma-attract dito sa magandang headlight, tapos sporty look, tapos naka-gold na USD port. And you know, yung color nito ay race blue, blue and gray. Yan, napakaganda no. Ito yung 2021 model. Saka yung alloy swing arm. And maraming ano. Saka mga pengo, nagustuhan ko dito yung tail. Yung tail nya, yung fender. Napakaganda. Yan. Saka yung aerodynamics. Maganda yung aerodynamics. Sa pinakandesign nito yung aerodynamics, napaganda at malaking tangke. Right. Kaya may nakakita sa atin na mga bata, sasabihin, pag mahilig sa motor, sabi, kuya bomba design. Number 2, yung engine saka yung power. Ang lakas ng power nito mga pengo. Sa third gear, busog ka na. Tingnan naman na naka inline 2 mga panyo. And ang sarap ng power nya, talagang bibiglain ka. Although sa simula yung arangkada, walang masyadong arangkada, pero bumabawi sa mid and top end. Mid saka top end, bumabawi yung bilis nya. So, notice ko, pinaka max speed ko dito yung fifth gear ay 168 kph. So, sa mga ibang nagtatop speed yung mahabang diretso, yung straight road na napakahaba at kaya nang mag-top ng 190 to 199. Ito yung pinakamabilis na 300cc sa palagay ko. Hindi ko lang alam kung siyempre pag malakas yung motor, medyo malakas sa gas. Yun lang ano yun parang dislikes yun Pero I like the power of the engine. Yan. Number 3, yung cockpit digital speedometer. I like the yung panel na TFT display, and I like the may gear indicator saka yung gauge ng oil pressure as ABS. Alam mong walang sira yung ating motor. Then I like this cockpit is yung clock, yung may orasan tayo dito. And syempre yung gear indicator at speedometer na digital. Alam mo naman ngayon nasa millennials, kailangan natin ng TFT display. Tapos may mga ano dito no. Saka mas I like is yung trip meter 1 and 2 and average fuel consumption na nati-check na. Tapos ang pinakaganda ay yung oil trip. Alam mo kung ilang kilometro ka nung mula nung change oil. Right, number 4, yung seat height. Para sa Pilipino na average height, may 5'3", 5'5", 5'8". Bira na yung may 5'10" at 6'4". Although yung mga bata ngayon mas matangkad na yung pinsan ko 6 footer 5'11
lumalaki pa sa akin. Saka yung mga pamangkin ko, lumalaki pa sa akin. So, may downside na konti. Parang dislike din. Hati siya. May like and dislike. Yung mga rider talaga. Ano siya, no? Prone siya. Kasi yung mga maliliit na tao, mga 5'7", 5'8", saktong-sakto dito. Yung 5'3", abot. Ewan ko lang kung 5'2". Ba tipto na yan. Tipto na daliri lang naka-apak. Yan, number 4. And number 5. Aftermarket parts. Number 5. Prawns. Maraming aftermarket parts. Tulad nito. RCB na clutch and brake lever. Tapos yung taillight, may nabibili na. Ayan. Para mawala na to. Ma-eliminate yung fender. Yung 5, marami na mura. May 6,000, 10,000. Tapos, marami. Yung fender dito, may nabibili para sarado. Maganda yung looks. Tapos yung dito, yung uso ngayon na side mirror, hindi ko lang alam yung tawag, yung parang naka-aero, yung maliit. Pero hindi ko gusto yung kasi hindi ko makita yung nasa likod. Tank enhancer sa mga nagbibuild ng ano, yung mga fiber, nagpa-fiber. Tank enhancer. Kasing huli, gagawin nilang pang big bike talaga yung forma. May gumagawa na yun. Hey, shout out kay Head Turners Fiberworks. Yan, kay Boss Cyril Garcia. Yung pagawa kayo dun. Saka yung, yan. Alright. Yan ang 5 na like ko sa isang motor na to. Yung una, design and looks, engine and power, cockpit, and digital speedometer and TFT display, and seat light, and aftermarket parts. So ngayon, punta naman tayo sa dislikes. Number 1 is a windshield. Windshield. Bakit windshield? Kasi pag mabilis ang takbo natin, tumatama sa bandang ano, chin natin yung hangin. Bawa, mag-speed ka ng 150 kph, 130. So, hindi mo pwedeng 100 lang yung speed dito. Kahit na mag-tuck-in ka yung aerodynamics position, pag ganyan mo, tama sa helmet dito. Kaya nung nag 160 ako, 170, gumagalaw yung helmet ko kasi medyo malawag nga, gumagalaw sa lakas ng hangin. Kaya kailangan ma-improve ang windshield dito. Yung pwede na yung ano, double bubble windscreen, yung mas mataas para yung hangin lampas sa helmet natin. Ah, ganun. Hindi siya tatamaan. Kasi pag nagta-top speed ka, although hindi naman kailangan, napipigilan yung takbo ng motor mo. Isa yun dun. May probable na mag-wiggle ka kapag tumatama ng hangin. Yung aerodynamics apektado. Tapos number 2, yung signal lights. Yung signal lights natin, mga penyo, is bulb type. Tignan mo, bulb type. Bulb type. Yan ang isa sa mga gusto na, yan ang isa sa mga dapat palitan nyo. Yung signal light bulb type, tapos nakalawit. So, pag masigip yung pagsingit nyo sa traffic, tatamaan to. Kaya maraming napuputol.
Saka to. Bulb type. Although pag nagpalit ka ng taillight, meron na signal light dito. Kaya lang, mas visible pag nandito eh. Number 3. Ito na. Pinaka-importante dito sa R3. Yung issues. Hard starting and rectifier issue. Saka yung socket. Kasi naranasan ko na, experience natin to. Makikita yung rectifier dito sa ilalim ng upuan. Banda rito, ilalim ng upuan. Makikita yung rectifier. At yung starter motor, napakasikip. Dapat may improving starter motor nito. Kailangan sa may stator na yung starting system. Kasi maliit yung starter motor, tapos ang laki ng makina. So, dapat may improve. Andito yung starter motor. Banda rito. Sa ilalim. Ilalim ng air filter box. So, ito, naranasan ko na. Super hard starting. Minsan, ayaw pang mag-start. Kaya, mandaling malobat yung aking battery nito. Nasunog. May picture yata ako noon, mga pengo. Tapos meron akong vlog dito sa hard starting. Pero pag nagawa naman, okay na. And siyempre yung rectifier. Pero hindi mo naman basta-basta nasisira rectifier. Mas unahin mo yung tignan yung rectifier socket. Bago natin sa rectifier socket, yung isa sa mga, di ba, sunog yung ano natin, yung starter motor. Pinarawin nila natin kaysa bumili ng bago. Kasi ano yun, nasa 6,000 yata. Tapos, nung nagparawin ako, nasa 1.8 yata. 1.8. Mga pengo. Nalimutan ko na. Yan. Tapos, sunod. Sa error 46, rectifier socket. Nasusunog. Kaya nag-error 46, nalobot siya. Gawa ng nasunog yung socket. Nag-short sa loob. Kasi yung rectifier socket galing stator yung supply ng AC to DC. Dahil kasi yung rectifier pumuntang charging to battery. So, pag nasunog yung rectifier socket, siyempre, mag-short din yung battery, malalobat o kaya masisira yung battery. Kaya pag ganun, palit kayo ng battery para walang palya. Saka yung stator, kapag napabayaan nyo yung battery na lagi nalulobat, sira na yung battery, di nyo pa pinapalitan, mapapersa yung stator, magtatrabaho, imbis na malugin trabaho, kasi nga, lobat yung battery, kailangan nyang isupply ng maganda doon. Kaya nasusunog yung rectifier socket, rectifier mismo sunog, and pwersado yung stator, masusunog din. Kaya ay mabang mag-maintenance kayo ng battery mga 2 years or 3 years palitan nyo na agad yung battery. At kaya naramdaman nyo hard starting, patingnan nyo yung starter motor. Yun. Number 3. Number 4. Rear suspension, napakapangit. Yung stock, kailangan nyo magpalit ng YSS or Olens. Pag meron kayong budget. Yung merong baso, may adjustment ng compression, preload. Yan, basta yung balik nito kasi biglaan. Pag, di ba, pag yung rod mo ay hindi pantay, may lusong tapos ahon,
gagunan yung suspension, bababa itong huli yan, tapos pagbaba niya, biglang balik, walang delay, walang smoothness, talagang bigla, harang tinulak ka pataas. Yan ang pangit. Pangit dito. Kahit na tigasan ko, pag tinigasan kasi mas malaro eh, mas itatapong ka. Eh, binalik ko sa 4 yung pinakang default setting. Ewan ko lang kung 3. Pag 3 kasi masyadong bababa. Ang tanggad ko na nga, bababa pa yung motor. Kaya default setting tayo. So pangit, pangit yung shock sa huli yan. So number 5 mga Pengyo. Alright, pakita natin. Alright, so number 5 mga Pengyo, hindi siya expressway legal. Not expressway legal, number 5 natin. Di ba dito sa atin hanggang C5, Pasig, Quezon City, Taguig, punta kang ano, Tagaytay, Cavite, tapos sa Caybiang Tunnel, yung mga pasyalan, puro ano na, puro expressway na yung lugar na yun. Dadaan ka ng expressway. Pag hindi ka dumaan sa expressway, punta ka sa service road na makitid yung daan, tapos ang daming dumadaan sa sakyan at traffic. Kaya kailangan mo mag counterflow. Kaya yun ang pangit dito. Although may maraming nakakalusot na altering gamit na expressway legal, pero kailangan natin sumunod sa batas. Huwag tayong pasaway, huwag tayong kamote. Yan, yung mga kamote lang yung pumapasok sa expressway na gamit ang below 400cc. Yun lang mga Pengyo. Sa yung ano, pang-anim na yung sabihin ko ah, yung shock ko, minaramdaman akong yung kalog sa kanan, yung pala normal lang dito sa R3. Kala ko kalog na eh, kala ko sira na yung shock eh, nung pinakita natin at pinatignan kay Reverse Project, normal lang pala sa R3 kasi nga naka floating disc. Tignan nyo mga Pengyo, naka floating disc, mirroring dito. Yan, di ba bolt ng papuntang ano, mags. Oh, may ano pa, may goma pala dito, no? Galing oh. May goma. Antindi. Yan, yung mirroring dito. Floating disc ang tawag dyan. Magkaiwala yung sa tornilyuan, saka yung disc mismo na lumalapat sa brake pad. Magkaiwalay siya. Ring yung nagsusuporta, nagkoconnect. Tapos may goma pala dito. Ah, yun o. May goma. Ngayon ko lang nakita. Anti-impact siguro. Para hindi masira yung tornilyo dito sa mags. Merong support na goma. Tapos, pag nagpe-preno, random natin na gumagunan yung disc. Normal naman pala sa R3. Ilang parang naiirita ako dati. Naiirita akong ganun. Yung feeling pag nagpepreno ako ng biglaan. Random ko siya. Alright mga Pengyo. So ngayon test natin tong motor para makita nyo lang yung at may mapanood kayo na medyo maganda. So ngayon, naramdaman ko yung sinasabi ko, yung rear suspension malaro, mabilis yung balik,
Ayos ang balik niya. Kasamain tayo. Ay, 11 na pala, kaya maraming kasabay. Nasa Pinugi na tayo. And ayun nga, isa sa mga cons ko din dito, yung napakainit ng makina. Parang makina ng mga European. Napakainit ng engine. Lalo na pag traffic. Miray mo, pag pinapainit ko ito, mga 10 minuto lang. Ano la, sobrang init na. Naka 2 bar or 3 bar na. Yan ang reklamo ko dito, Isaac. Ang pangit. Pero pagpatak naman, ang lakas ng motor. So, yun nga mga pengo. Yun na nga, like and dislike dito sa Yamaha R3 version 2. And very catchy yung motor na to. Marami nagtatanong. At super head turner. Doon nga sa gasolian, eh, nagtanong sa akin eh, kung version 2 na to. O, oh, diba? Napaka head turner ng motor na to. Ano lang talaga? Problema ko dito, yung issue nito. Parang kinakabahan ako eh. Pero kapag nagawa naman na dire-diretso na, hindi ka na mag-iisip pa. So far, so good. Isang buwan na nung yung mga issue nagawa ko na. At hindi na naulit pa. Alright, mga pengyo. I hope nakatulong itong video na to. Or isipin nyo na mag-upgrade kayo. At meron kayong guide. Bomba daw, bomba. Alam mo, pag mahilig yung bata eh, no? Paparahin ka, tas gaganon siya, magpapabomba. And di naman inline 4 itong motor natin. Hintayin nyo magka inline 4. Parang gusto ko bago eh, no? Saka sporty ang gusto ko sa mga motor. Hindi porket naka big bike ka, naka higher cc ka, mabilis ka ng patakbo. Pwede naman chill ride dito eh, no? So yun nga no, sana nakatulong tong ginawa natin video para sa mga aspiring na mag-upgrade from 150cc to 300cc. Ano lang guide ko lang sa inyo, mabibigla kayo sa gas consumption kasi nga tumulong kayo ng 300cc. And siyempre sa bigat,
taon na ano kayo, maninibago. Pag nagamit nyo ng dalawang araw, tatlong araw ng sunod-sunod, okay na. Magagamit nyo na yung isang motor. Kahit na big bike, yung sinasabi nila na step by step, mas maganda yun para safe. So yun lang mga penyo, sana gusto nyo yung ating vlog. Kung nagustuhan nyo, ituloy-tuloy natin ganitong vlog. Hit nyo lang ang subscribe button and bell notification para ma-update kayo sa susunod na videos. Alright mga penyo, comment lang kayo mga penyo kung ano pa yung mga like and dislike. Comment that below. Alright mga penyo, until next episode, stay safe and ride safe always. Bye bye. Wala mo ng kaspol, delikado dito.